It's me again, Shane, and welcome back to my channel. Okay, so for today's video, I have something to share with you, and that is my cat Mola is... So, nanganak na po yung pusa kong si Mola. Yay! So, she has 5 kittens. They're all healthy and look so good and furry as well. Gusto kong ikwento sa inyo how it happened. Paano ko nalaman na manganak na siya? Ako ba yung nagpaanak? Like, nandun ba ako the whole time? So, ayun. Simulan natin sa the moment na paano ko nasabi na manganak na siya. So, I did my research. So, eto pala. Meron pala akong minarkahan sa calendar namin. So, ang October 23 is pang 60th day niya. So, nagmark na ako ng from October 23 to October 30, parang yun yung parang maximum time. Basta ito yun yung time na sinet ko na kailangan within that days is manganak na siya. And if no, ipapacheck ko na siya sa vet. But finally, nanganak siya ng October 25! Okay, October 25 nanganak si Mola. And una akala ko manganak siya 24, that is Saturday. And then, hindi siya nanganak. Kasi, parang feeling ko rin naman, hindi siya mukhang manganak na that day. And then, my friend din ako, nagbinigay niya rin ako ng date. And then, okay, wow, pareho kami ng assumption na October 25. So, yesterday, I decided to spend the whole day with Mola. So, morning, she's fine, she's okay, she looks okay. She looks chill. Like, chilling lang talaga. Tapos parang sabi ko, okay, ganun din siya kahapon. So, ano to kaya? Manganak kaya to today? Or no, ganun. So, sabi ko, okay, let's see na lang. After that, siguro morning, probably 8 a.m. to 9 a.m. If I'm not mistaken, 8 to 10 a.m. Dun ko na siya na mahalatang nagiging clingy na siya. Isa kasi yun sa sign kapag nagiging clingy na yung pusa mo, ibig sabihin, manganak na siya. And then sabi ko, okay, wow, sobrang bago niya kasi sobrang bago ng ganong nangyayari kay Mola. Kasi never talaga siya naging clingy sa akin. Sabi ko, okay, baka manganak na siya. Hanggang sa nag-roam around siya sa bahay. Ganun siya, a week before na manganak siya, napansin ko naman na nag-roam around na siya sa bahay. And isa rin yun sa sign kapag malapit na siyang manganak. Kasi ibig sabihin, naghahanap na siya ng safe place or comfortable place for her to anak. After nun, sabi ko, okay, baka manganak na siya. Dumating na yung lunch, hindi pa rin siya nanganak, and she looks chill pa din. After niya maging clingy and then naging chill na siya, ganyan. And then sabi ko, manganak ba siya today? Every time I do any activities, I should check up on her. Before I eat, titignan ko muna siya kasi baka mamaya manganak na siya or something. Pero I have this mindset na iiyak siya for sure. Kasi di ba masakit manganak? So for sure, iiyak siya. Like, magmamiyaw-miyaw-miyaw siya. Naging confident ako sa ganung thought. Okay. Shoutout sa isa kong friend, si Ardell. Ginaguide niya ako sa mga habits ng cats. Like, anything about cats, talagang ina-advise niya ako. Ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin, ganun. So, sa kanya ko talaga na-confirm yung mga research na ginawa ko. Na-confirm ko sa kanya na, oh, okay, it's the right thing pala talaga. And then, parang sabi niya sa akin, hindi pa ata siya manganak, parang matagal pa ata siya manganak. So, sabi ko naman, iniisip ko na baka mamaya magaya sa pusa niya na madaling araw ng anak. So, before ako maliko, chinek ko muna siya. She's just lying down and then, okay, hindi naman siya mukhang manganak pa. So, 4 p.m., umakyat na ako. And then, nagpahulo muna ako ng water because malamig and maulan. While waiting for the hot water, nag-YouTube pa ako. I was watching K-pop
Specifically, twice kasi comeback nila. And then, meron ako nakita sa trend na tulfo. So, sabi ko, okay, na-curious na ako kanina. Ang tagal ko nung nakikita tong trend na to. So, why not watch muna? From part 1 hanggang part 4, natapos ko siya. And I even watch a blog about it, about that issue. So, hindi ko na malayan na mag-6 PM na. Sabi ko, okay, maliligo na nga ako. But, sabi ko, okay, check ko muna si Mola. And then, chinek ko siya. Wala siya. Like, kung saan ko siya huling nakita, wala siya doon. Hinanap ko siya, nandito sila sa ilalim ng hagdan. Ito ako sa ilalim ng hagdan, meron siyang mini storage. So, meron siyang mga onting mga gamit sa ilalim. Ganun. So, pagkatingin ko, may narinig ako na, okay, oh my gosh, nandun na naman si Melly. Although, nilagyan ko na to ng barrier. Kasi pumupunta sila sa loob, then nagpupoop sila doon, nagwiwiwi sila doon, and then ang hirap linisin. Lalo na para sa tatay ko. Minsan siya yung nakakaabot at siya yung naglilinis. So, yun nga, nilagyan ko ng barrier. And hindi ko in-expect na masasira nila yung plastic cover na yun. As you can see, may kita niyo sa video, nasira nila yun. And then, nakita ko na sa Mola, madilim kasi sa loob. Hindi siya lumalabas. So, tinanggal ko yung ibang gamit na nagkaharang. And then, nakita ko, puro dupo. So, and then, little kitten, one kitten. So I go, oh my god! I was shouting so loud. I was like, oh my god, ang anak na si Mola! I was like that. And then yung papa ko nanonood na siya ng TV. He was just like this. Oh, kunin mo. Sobrang chill niya, grabe, sobrang relax. Alam mo yun? And then tumayo siya, tinulungan niya ako, at ang relax pa rin niya talaga. Which is good, diba? Kasi mag-panic at nakatulad ko. And then tinanggal ko, ayan, makikita niyo sa video. Sobrang nagpapanik ako. I was trying to get the kittens immediately. Especially pala si Mola kasi sobrang feeling ko sensitive niya. And then, gusto ko mailagay sila dun sa box na hinanda ko for Mola talaga. Kaya lang, ewan ko ba't hindi siya dun nanganak. Feeling ko hindi siya dun comfortable. But then, ayan. Una, nakita ko two kittens. And then, nakita ko, sabi ni Papa, tignan mo pa dun sa dulo. Baka meron pang isa. And then, meron pa nga ako nakitang isa. Ayan. Yes, siya yung pinakamaliit. I thought it's dead. But, fortunately, no. So, yan, humihinga pa siya. And then, nilagay ko na siya dun sa box. And then, sabi sa akin ni Papa, check mo pa kung meron pa. And then, ayun, chinek namin dun sa trolley bag ng kapatid ko sa ilalim kung meron pang ano dun. So, sabi ko, pa, wala na. And then, sabi sa akin ni Papa, okay, sige, ilabas mo na yung trolley bag. Yan, makikita niyo sa video, sabi niya, ilabas mo na yung trolley bag. Hanggang sa sabi ko, oh, sige po, edi nilalabas ko na. Tapos sabi naman pa, hindi pala, usog mo na lang doon sa dulo. Kasi, isasara na rin namin yung mini storage na to eh. And then sabi ko, nung ibabalik ko na, may nakita akong kitten na isa, nahulog dun sa parang back storage ng trolley bag na yon. And then, oh my gosh, another kitten. So, apat na. So, ayun, nung apat na, naging okay na, nasettle ko na sa lalagyan si Mola, dun sa tray na ginawa ko. Sobrang napapaisip ako na, bakit hindi man lang siya umiyak? Or bakit, oh my, naano ako na wala ako sa tabi niya? Pero mukha naman siyang hindi nahihirapan. Sobrang easy lang niyang manganak. And hindi siya umiyak. Yun yung nakaka-duda na hindi siya umiyak. And yung kittens din hindi umiiyak. Somehow, natutuwa ako kasi sobrang strong ni Mola for me. So, sobrang proud ako. As a mom. Oh, as a mom. As a lola. So, iniisip namin ni Papa, baka 4 lang. Pero wala pa kasi ako nakitang inunan. Yung inunan kasi, yun yung parang sign na last na yung baby. So, wala akong nakita. Usually, hindi, I don't know if usually yung term or talaga na kinakain yun ng mga mother. But I think for me, talaga yun yung kinakain. Kasi parang somehow it helps to regain their strength after nilang manganak.
Pero pa kasi hindi pa niya nililinis yung pusa niya or hindi pa siya hindi pa talaga siya umiimik, like naka-chill lang dun. Tapos sabi ni Papa, okay, kung hindi pa niya nililinis yung babies niya, hindi pa yan siguro. And sabi ko kasi malaki pa yung chan ni Mola. Lumabas na si Bunso, yung 5, pang-5 na kitten. And then kasama na rin dun yung inunan na sinasabi ko sa inyo. And then kinain niya yan. And it helped naman para maging okay si Mola. And then mas malaki yung bunso. Unlike dun sa pang-apat, medyo naliliitan ako. And nag-worry talaga ako sa kanya kasi sobrang para siyang nag-freeze. And yung chan niya lang tinitignan ko if nag-pump. Kasi syempre kung humihinga pa ba siya or may... Alam niyo yun, kung buhay pa ba siya, ganun. But okay naman silang lahat. Time check tayo. It's already 12:20 in the morning. So, this morning, okay naman sila. Nilagay ko na sila sa cat tray. Napalitan ko na din. Kasi may mga poop and may mga konting-konting blood pa rin from Mola. But, ayun, nalinis na sila and then nasa tamang place na sila. Yun lang yung update sa pusa ko. And, hindi ko siya in-announce agad. Like, sobrang same day or same week ko na siya ni-reveal sa social media ko na buntis siya and ready to pop na siya. I think kasi gusto ko nga siyang gawing surprise! So, ayun! Yay! Mommy na si Mama Mola. Although, pangalawa na na kasing panganak to. So, Mama Mola. And then, first time, Daddy ni Tofu. Yay! So, sayang wala sila with me kasi natutulog sila ng ganitong oras. Okay, yun lang. Thank you for watching! Goodbye!